ikinagagalak kong makilala ka. So, sa Tagalog, ikinagagalak kong makilala ka. Sa English, glad to meet you. In Arabic, tashar rafna. At yun na nga guys, eto na naman, nagbabalik. Welcome back to my channel and this is... Guys, kamusta kayo? It's been a long time na hindi ako nakapag-vlog at humarap sa camera at kausapin kayo. So guys, napakatagal kong hindi nag-upload and gumawa ng video kasi maraming pinagdaanan lang na problema. So, hindi ako nakapag-focus. So, ayun na nga guys, balik tayo. So, napag-isip-isip ko na bumalik ulit sa pagbablog. And nakaisip ako na mag-focus ako sa ganitong vlogging, which is the Arabic learning. Hindi naman ako ganun. Disclaimer lang po, hindi po ako teacher or para magturo talaga mismo sa inyo. Pero it is natutunan ko lang din dito sa libro na binabasa ko. Hindi na-apply ko din minsan siya lagi pag may mga kausap ko. Pero usually, makakatulong ito guys sa inyo. So, yung words na Arabic na naano ko sa inyo, ituturo is based dito, yan, spoken Arabic with Filipino text and English by Sadiqe. So, ayun guys, gumawa na nga ako ng videos last day, which is yung lesson 1 natin. Patungkol ito sa personal pronoun o panghalipanaon na usually na napaka-importante na ginagamit at laging nagagamit kapag mayroon kang kausap. So, ayun na nga guys, kung bago ka pa lang sa channel ko, so... Kabayan, baka pwede namang i-click mo yung subscribe button and tapusin mo tong video nito. And kapag nagustuhan mo, please like and you can comment down below. So guys, sa video ito, gusto ko lang pong makatulong sa kapakukurin kababayan. Although, pasensya na pala dun sa una kong nagawang video, which is the Arabic Learn on Basic. So far, ang dami daw kong mali doon. So, ayun na nga guys, humingi ako ng sorry din doon, no? Kasi yun talaga, aminado ako na based on yun lang dati sa pakikipag-usap ko, which is mali-mali talaga yung, hindi ko alam yung spelling niya, pero yung big kasi is alam ko naman. So, sorry talaga. So, this time na ang ibibigay kong mga words sa inyo is nandito talaga nang galing sa pinag-aralan ko din na libro ng Arabic. So, today guys, ang pag-aaralan natin o ang video nito is all about sa pagbati naman tayo guys. Yung lesson 2 natin ngayon is naka-focus tayo sa pagbati or greetings or sa Arabic is at-tahiyat. Pasensya na kayo guys ha, kasi hindi man ganun ako ka-fluent magsalita ng I mean, yung talagang fluent na isalita yung words ng Arabic. So, ito, i-edit ko na lang, lalagay ko na lang din sa, dyan sa, dito, sa, ano ko, sa baba, yung English, Arabic, and Tagalog. So, pasensya na kung mali-mali yung pronunciation ko, pero nandyan yung spelling. So, ayan guys, tara, simulan na natin. So, ayun na nga guys. Welcome back again to this channel. And kung gusto mong matuto kung paano bumate sa Arabic, tara, panoorin mo ito. So, lesson 2 tayo guys. Ang pagbate. Sa English, greetings. Sa Arabic, at tahiyat. Ito na yung spelling guys. So, number 1 natin is yung kamusta. Kamusta sa English, hello. Sa Arabic,
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Next natin is yung pagsagot naman. So, pag sinabing kumusta, ito yung sasagot mo naman. Pwede mong isagot, mabuti, salamat. So, sa Tagalog, mabuti, salamat. Sa English, fine, thanks. So, sa Arabic naman is, kwais, syukran. Kwais, syukran. So, ayan guys, no? Kapag may makakapag-usap ka, usually, lalo pag baguhan ka, o gusto mo siyang kamustahin, yun. So, kamusta is hello sa English and assalam alaikum. So, yung sasagot mo is mabuti, mabuti, salamat. Kwais, syukran. So, yung next natin guys is kamusta ka? Sa Tagalog is kamusta ka? So, usually naman guys, mga kabayan na, usually nyo naririnig yan sa mga, minsan mga ano pa eh, mga lokal, mga Arabo, Araba. Kamusta ka? Maglalakad yan sila dyan. Tapos babatiin ka. Yan yung usually ginagamit nila. Kamusta ka? Ganun. Tapos sa English is, how are you? How are you? And then sa Arabic is, kefalhal. Kefalhal. And then, tapos yung next naman, ikaw. Kamusta ka? Diba nagtanong siya, kamusta ka? Tapos sabi niya, and you. Ay, ikaw. And you sa English. And then sa Arabic, wa antum. So, next tayo guys is, kamusta ang lagay mo? So, patanong guys, no? Kamusta ang lagay mo? Sa English is, How do you do? So sa Arabic is eshlon kam kom. Pasensya na guys kung hindi ganun kaano yung dila ko, namimilipit sa pagkasa, pero ito yung ano niya, yung words niya, yung spelling niya, eshlon kom. And then sasagot naman na mabuti naman, salamat sa Diyos, o kaya is purihin ang Panginoon. Mabuti naman, purihin ang Panginoon, o kaya mabuti naman, salamat sa Diyos sa Tagalog. In English, excuse me. So in English, quiet well, thanks God, or quiet well, praise the Lord. So yun yung sa English guys. And sa Arabic naman is Be care alhamdulillah. So yun yung meaning nun guys. So next tayo guys is mabuti ba ang lahat? Kapag may nagtanong ng mabuti ba ang lahat, Tagalog yan guys. Sa English is everything okay? So sa Arabic naman, Kolesh bikir. So, yun na guys. So, and next, magkikita pa rin tayo, may awa ang Diyos. So, yun yung Tagalog. Magkikita pa rin tayo, may awa ang Diyos. Sa English, we shall meet again, God willing. So, yun yung sa English, guys. Ito naman sa Arabic. Nazur, insha'Allah. Nazur, insha'Allah. So, next. Hanggang sa muling pagkikita. Oh, parang namamaalam na eh, no? Hanggang sa muling pagkikita. So, yun yung Tagalog, guys. And sa English, till next time. Mali pala. Till next meeting. Yun yung sa English. English. Bubulol na ako. English. So, sa Arabic, ilalika. So, yung next, paalam sa Tagalog. Sa English is goodbye. And then sa Arabic, maasalama.
Next tayo guys is magandang umaga. Tagalog, magandang umaga. So, sa English guys is good morning. May mababati sa yung good morning, magandang umaga. Sa Arabic naman, kung gusto mo mamati ng good morning, sasabihin mo is Saba al-Khair. Excuse me, inubo ako. May corona na siguro. Joke. Pasensya na guys, hindi ako nagsuot ng gloves kasi hindi ako makapag-ay ng mask. Meron naman akong mask. Inalis ko lang kasi hindi ako masyado makakapagsalita kapag nakamask. And tinanggal ko din yung gloves ko. Dito lang din naman ako sa loob eh. So, ayun na nga guys. Continue tayo. And nandun na tayo sa good morning, which is the Saba al-Khair. Yun yung good morning, Saba al-Khair. So, sasagutin ka naman niya ng ganito. Magandang umaga naman. Yung answer is, magandang umaga naman. Sa Arabic is, Saba an-Nur. An-Nur. Saba an-Nur. So, ayan. Pag sinabing Saba al-Khair, sabihin mo, pag ikaw yun naman yung tinanong, Saba al-Khair, good morning. Tapos sasagot mo is, Saba an-Nur. Magandang umaga naman. Tayo guys, andun na tayo sa magandang tanghali or magandang gabi. So in English, good afternoon, good evening. Sa Arabic, Masa al-Khair. Next, yung answer mo doon o yung isasagot mo sa magandang tanghali is magandang tanghali naman or magandang gabi naman or good afternoon to you or good evening to you. So yung answer dun guys sa Arabic is Masa an-Nur. Pag sinabi sa yung Masa al-Khair, ang sasagot mo is Masa an-Nur. So next, magandang tanghali. Ay, hindi pala. Tapos na tayo doon. Good day. Good day. O magandang araw. Ganon. Good day. Magandang araw. So, sa Arabic is Naharak Sayid. Harak Sayid. Kung sinabi Naharak Sayid is sasagutin mo ng Naharak Mubarak. Naharak Mubarak. So, next, doon tayo sa good night. So, yung tutulog na good night. Sa Arabic is Laylat Aksaida. Laylat Aksaida. Saida. Saida. So, ang answer doon is Laylat Ak Mubarak. So, next. Kamusta ang iyong kalagayan? In English, how is your health? So in Arabic, كيف صحتكم? كيف صحتكم? صحتكم? So ang sasagot mo is mabuti naman sana. So in English, quite well, I hope. In Arabic, Inshallah, mabsut. Inshallah, mabsut. Mabuti naman sana. Inshallah, mabsut. So next, ikamusta mo ako sa kanya? Tagalog, ikamusta mo ako sa kanya? English, greet. Greet Nora from me. Ganun. Greet Nora from me. Pabanggitin mo yung pangalan niya. So, sa Arabic is Salim li ala Nura. Salim li ala Nura. Ganun. So, next tayo. Kumusta si Rim?
Kasi yung mga pangalan dito nila eh. So, Tagalogin na lang natin. Kamusta si Maria? Ganun. English. How is Maria? Ganun. In Arabic. Kef Maria. Kef Maria. Ganun lang guys. So, next tayo. Ito ay si Ginoong Mario. Mario naman tayo. Ito o ay si Ginoong Mario. In English, this is Mr. Mario. In Arabic, Okadim Asayid Mario. Okadim Asayid Mario. So, next. Ito ay si Ginang Leslie. Ayan. Ito ay si Ginang Leslie. In English, this is Mrs. Leslie. So, in Arabic, Okadim Asayida Leslie. Parang same lang din sila, guys. No? And next, ito ay si Binibining. Si Binibining. Paano ang pangalan natin? Laila. So, naman tayo mga pangalan ng Mobile Legend din. So, shoutout niya sa mga nagmo-Mobile Legend. Isa na ako doon. So, continue tayo guys. Ito ay sa Binibining Laila. In English, this is Miss Laila. So, sa Arabic, Ukadim Al-Anisa Laila. So, next. Nanuno yung labi ko. Kulang na kasi. Char. So, next. Ikinagagalak kong makilala ka. So, sa Tagalog, ikinagagalak kong makilala ka. Sa English, glad to meet you. In Arabic, Tashar Rafna. Tashar Rafna. So next, kumusta ang kanyang kalagayan? Or, kumusta ang kanyang kalusugan? How is his or her health? Kung ano yung patok, kung sino yung kinakausap mo, babae man o lalaki. How is her health? Or how is his health? So, yung Arabic nito guys is kef sehat a or sehat ha. Kef sehat a. Pasensya na kayo sa pronunciation kung mali yung pagbigkas ko ha. Pero kung alam niyo naman bigkas yun eh, alam kong magaling kang mag-Arabic. So, next. Binabati ka niya. So, in English, she greets you or he greets you. In Arabic, Beyu Salim or Betu Salem Alek. Alek. Pasensya na talaga sa pronunciation ha. Nagpipilipit yung dila ako. So, andyan naman yung mga ano, nandyan sa baba. Isusulat ko na lang yan para malinaw mabasa nyo din. Malugod ka naming tinatanggap. Tagalog, malugod ka naming tinatanggap. In English, we welcome you. In Arabic, Nora Hibbekom. Nora Hibbekom. Next, maligayang pagdating. Maligayang pagdating. Welcome. Somebody coming. And Arabic, Alan Wasalan. Alan Wasalan. And then, ayun guys, last is maraming salamat. So, sa English, thank you very much. In Arabic, syukran jadan or syukran jazilan. So, yun na nga guys, yun lamang ang at doon nagtatapos ang video natin ito ng part 2, which is the greetings in Arabic. So, guys, hoping na nakatulong sa inyo kahit papaano. And till my next video again. So, gagawa naman ulit tayo ng lesson 3. So, lesson 2 ito. So, thank you, kabayan, kasi pinagtiyagaan mong panoorin ang video ko ito kung ito hanggang dulo. So, guys, kahit papaano, sana is nakatulong po ako sa inyo. So, COVID ngayon, guys. And...
Mga kabayan, lagi po kayo mag-iingat kung nasaan ka mang saan ka mang sulok ng mundo. Bilang isang OFW, nakatulad ko, saludo ako sa iyo. So, ingat po and always pray lang, makakayanan natin ang pandemic na to. So, maraming maraming salamat sa inyo guys. See you for my next vlog. Don't forget to like, to hit the subscribe button, and hit nyo na rin yung bell para updated kayo lagi sa mga videos na i-upload ko pa. So guys, hanggang dito lamang po. Maasa lamang. Love you. Bye-bye.